Yes, it's cleaning time naman po mga call. So, injector, injector, injector. Ito po yung i-feature natin ngayon sa panibagong vlog po natin na DIY lang po. So, do it yourself kung paano ang tama or insaktong pagtinin ng injector. So, sa kasamaang palad, 12,000 mileage pa lang, parang hirap na po yung motor ko. Arangkada, gitna, tsaka sa duluhan. At napakang pinaka-worst po mga call is konsumo ng gasolina, medyo malakas na. Kaya nga po naisipan ko na buksan, tsaka check ko injector kung ano yung resulta. So, sa ngayon, tatanggalin muna natin yung injector at mag-ready tayo muna tayo. Alright. So ayan po mga call, na-quiz on, pero hawak ko na po yung injector. So nakita nyo naman po kung gaano karami, yan, yung alikabok halos dumikit na po, kulang lang po papasok sa loob ng socket. So it's cleaning time, so bago po yan, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung gagamitin natin mga call ha. So isa-isahin po natin ha, stay tuned. So, ayan po mga call. Ito po yung injector. Ito po yung paglinis na injector. Tapos, ito yung wire na gagamitin natin para dito sa injector at sa battery. So, bakit may mga gamit tayong ganito? I-explain ko po sa inyo mga uncle ha. So, unang-una, fuel hose. Okay, so ang purpose ng fuel hose para dito sa injector, ganun, sasalpak ko natin. So since na hindi po siya kasya, yan, may uring po dito mga angkula, tinanggal ko po, ito po yung uring. So galing dito, tatanggalin natin. Tapos ang ginawa ko dito sa fuel hose na hindi magkasya, sinunog po dito. Yan, kung nakikita nyo, may mga itim na siya galing sa sunog sa kalan. So, ganito po yung process. Sasalpak po natin dito sa injector. Yan. Matigas na po. And then, ang kasunod, takip po ng pito ng motor natin. Yung, hindi yung flat dito ha. Yung papalusok, pabulusok. Tapos, ang ginawa ko, since na walang butas to, ito, iniinit, ipinano ko rin sa kakalan, tapos, binutas ko dito sa init. Ganyan. Hanggang tumagos. Pagkatapos, so, itong parang straw na para dito, siyempre dito yan, ganon. Dapat yung butas, kasya lang, yung salpak lang, yung sakto lang. Yan. So, ganyan po ang magiging itsura niya. After nun,
Yung fuel hose tsaka yung takip ng pito is sakto lang po. Oh. Yan. Hindi na po matatanggal yan. So after nun, lalagay natin dito. Ganyan. So ganyan ang magiging itsura niya. Tapos itong crocodile na to, na anong crocodile clip yata tawag ito, ilagay natin dito ganyan. Tapos itong dalawang wire sa dulo, ilagay, kabit natin sa battery. Pagkabit natin sa battery, sabay pihit dito. Okay? Pag lagay natin sa battery yung dalawa, sabay pihit, lalabas yung galing dito. So yung mga debris or mga alikabok, mga dumi, lalabas din sa injector. Okay? So papakita ko po sa inyo yung actual na paglinis. Urat daw ha. Ayun ko, ipush niya. Sige, ipush. Sige lang. Sige. Good. Esa. So ayan mga angkol, malinis na po yung injector natin na spray na rin po. So explain ko po sa inyo bakit hindi ko ginamit tong dalawang to. Kasi pag dinikit to dito sa ano, sa socket, I mean pag kinabit is didikit tong ano, tong dalawa. So magsu-short circuit. Ginawa ko tong paper clip ganyan. Tapos itong isang crocodile, nilagyan ko ng tape sa bandang likod para pag tap ko ng ganyan, hindi basta-basta matatama dito para hindi mag-short circuit. So, gaya ng ginawa ko kanina, ganyan. Siyempre, natabunan yung isa. Tapos, tap ko niyan ganyan. Tapos spray lang doon sa panglinis. Okay na. So, ito nga pala yung battery mga call ha. Ayan. Kanina nakakabit to. Battery to ng NMAX ko. Ayan. So, recap tayo mga angkol ha. Kanina, ito yung tire cup cover. So, ginawa ko. Kanina kasi, during nag-i-aim o nag-i-spray, may lalabas dito na sisingaw. So ang ginawa ko mga call, nilagyan ko ng tao dito. Yung parang iniinit sa ano, yung parang iniinit na kandila, tapos nilagay natin dito para ma-seal na po siya. So ang kinalabasan ganito po. Ayun. So lalabas dito yung fluid, tapos spray sa injector. Ayan. So kahit paano mga call, malinis na po yung injector natin, kaya ng ganyan. So pwede natin ikabit doon sa motor.
body, shake it, baby. Everybody shake it.